po ang mga banner stories ng ating mga broadsheets for today. The Philippine Star, Philippines okays emergency use for Pfizer vaccine. Ganun din sa Manila Bulletin, Pfizer vaccine approved for emergency use dito sa Pilipinas. Dayan, ganun din sa Philippine Daily Inquirer. Ano? Kaugnay pa rin ang vaccine, Malacanang, no reason to hold back on Sinovac. Alright, so... Pati sa Manila Times, Aljo, dayan, parang puro about sa vaccine, yung laman ng mga broadsheets natin. Sabi nga rito, no, government ramps up vaccines orders. So, ayan. Okay. Usapang bakuna pa rin tayo kung ano po yung mauunang maaprubahan ng FDA, doon po tayo magtiwala. Yun lang. Yung Pfizer kasi, kinakailangan dyan ng storage requirement. Negative 70 degrees, ganun kalamig. Oo, so manggalit pa sa ibang bansa yan. Nandun naman ang Sinovac. Kung ano mauna sa kanila, sabi nga nila, hindi tayo pwedeng mamili. Kasi nga, hindi naman ganun kadami ang mga bakunang available ngayon. Kung yan ay naaproba ng FDA and ready na para tayo maturukan, magtiwala lang po tayo. Normal lang, nagkakaroon, sabi nga ng mga eksperto, ng mga side effects. Kasi nga, nasa clinical trial iga nga dahil emergency use authorization nga wala pa yan available sa market for commercial use. Emergency nga. So aabot yata yan guys ng hanggang 3 taon. Malaman natin na talagang yan ay talagang napakabisa. May visa naman. At tinitingnan natin dito, yung visa niyan ay pwede ba? Pwede ba yan sa bagong strain, yung bagong variant ng COVID-19? So good thing meron na pong in-issue na emergency use authorization dito po sa Pfizer-developed vaccine. Ang tawag dito, yung generic name niya is Tozinameran. Ito pong Tozinameran na ito, developed by Pfizer and BioNTech. Also, nag-grant din po ito ng emergency use authorization ng mga bansang US, UK, EU, Canada, Switzerland, at ng Singapore. Now, dito naman sa Sinovac, kasi may ilan naman nga nagko-call ng mga center. For instance, particularly si Senator Kiko Pangilinan, aba, i-cancel na lang daw ang order ng Sinovac. Bakit? Yung 25 million doses. Kasunod nga ito ng report from Brazil na 50.4% lamang daw ang efficacy rate nitong Sinovac. Well, ang sabi naman po ng pamahalaan, hindi na po mapipigilan itong pag-procure po ng Sinovac kasi kailangan ni naman daw po itong dumaan sa review ng Food and Drug Administration. So hanggat walang EUA, hanggat walang thorough review sa Sinovac, hindi naman mag-start yung pagbakuna. But for now, no reason to hold back muna sa pag-procure nitong Sinovac. Okay. I think this is the first EUA in the Philippine history, no? Tito Alge, tama. And I think the real challenge lang, like what Tito Alge mentioned, is the distribution, the logistics, at pati na rin po yung storage po ng nasabing mabuna. Kaya nga, ang ipa-priority muna sa ngayon ay ang mga lungsod na kayang mag-deliver or who has the capability to do so. And that is Metro Manila, Davao City, and Cebu City. Yeah. Idagdag ko lang, no? Dito sa Sinovac, sinasabi kasi yung iba parang natatakot na baka hindi natin kayanin yung facilities na ilalagay sa storage na kung saan kailangan ng negative 70 o 80 to 60. Sa Pfizer yan, negative 70. Sa Pfizer yun, sa Pfizer. Yung mga ibang gamot naman pala, yun yung kung matagal ang storage. Pero kung gagamitin na siya, dapat within 6 hours, dapat magamit na yon. So, hindi naman kailangan all throughout the time na yung vaccine na nandun sa ganung kalamig na storage facilities. Okay, so habang wala pang bakuna, sundin lang po natin na pakiusap ng pamahalaan, ha? Minimum health protocol. Ayan. Kasi yung UK variant naman daw ay same din yung mode of transmission, which is droplets. So, mapoprotektahan mo pa rin yung sarili mo through face shield, face mask, and social distancing. Di ba, Dan? Tama ka dyan. And siniguro din naman ng pamahalaan no, na hindi tayo mapapahuli dun sa pag-procure ng bakuna. Katunayan nga dyan, sinabi dito sa article ng Manila Times, 17 million more doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine. Bakuna din yan. I-orderin po yan ng ating pamahalaan para nga talaga naman masiguro na talagang mabigyan ng chance yung mga Pilipino talaga na mabakunahan dito sa laban sa COVID-19. Ibig sabihin lang talaga, wala namang pinapaboran, ano? Tama, di ba? Wala naman. Dadaan sa proseso yan eh. Kung anong naaprubahan ng FDA, ayun ang available sa atin, magpaturok na tayo. Pero uunahin nga dito yung mga frontliners. Yes. At huwag na maging choosy. Tama naman.
dahil hindi naman ganun kadami ang bakuna available ngayon. Saka hindi mo hindi mo hawak din yung mga supplier eh. Ang daming demand po niyan sa iba't ibang mga bansa. Nauna yung mga mas mayayaman. Basta ako may vaccine ako nauna. Matagal na yung vaccine ko. Yung aso ko si vaccine. Hello vaccine. Best case, yes. Yes, sige bro. Okay, meron pang isang dapat malinawan din yung mga tao, no? Kung sakaling tayong magkakaroon ng vaccination, dapat same brand. Kasi halos lahat ng vaccines kasi 2 doses yung binibigay. Oh. So, after 21 days, dapat yung same brand pa rin ang ibibigay sa'yo. Right, so, dapat meron tayong, katulad sa ibang bansa, meron silang card na pangahawakan na ipapakita yung para sa second dose nila para pareho dapat. Kasi bakit mawawala ang visa nun sa vaccine na yun kung magkaiba ang ibibigay sa'yo. Kung halimbawa Pfizer, antay ka ng 3 weeks yata. Yes. Oh, tapos Pfizer another dose dapat. Na naman. Right. Kaya laging dalawang dose yun. Kasi yung una, sinisimulan palang magkaroon ng antibodies yung katawan natin. Yung ikalawang, booster second yung dose pangalo. Will seal. So siya na yung magsisil na talagang complete na yung antibodies mo. Sa tupapa yata, si Pope Francis sa Pfizer, BioNTech sa kanila dun sa Vatican. Okay. Balita naman po mula sa Manila, Standard PH races to stop new strain. So, nakumpirma nga po ang UK strain po last January 7 mula po sa isang Pilipino galing sa UAE. So, sinabi po ni Secretary Roque na travel restrictions will be extended base po sa rekomendasyon ng DOH at ng Department of Foreign Affairs. And we are also encouraging the passengers to please reach out to authorities for a comprehensive contact tracing. Pero for now, kailangan po nating pagtibayan na observance po ng minimum health protocol. So, always wear your face mask, face shield, practice physical distancing at manatili po tayong mag-ingat. Huwag lumabas kung hindi essential. Naka-isolate na yung pasyente. Nakakalungkot lang dito. Nagkakamuning yun eh. Yun pero hindi daw yung lalaki nagkakamuning. Ang nangyari kasi, although binabanggit na taga-kamuning siya, doon sa barangay na identified. Ang problema, yung mga taong nandoon, parang ayaw nang papasukin sa mga may discrimination. Yun ang mali doon. Kasi una-una, hindi taga-Kamuning lang siya, pero hindi naman siya umuwi doon mula sa airport. Mula sa airport, pumunta na sila doon sa quarantine hotel nila. Tapos after 2 days, doon nalaman na positive siya. So wala siyang chance na umuwi talaga. So, hindi, sabi Prof, yung girlfriend niya daw, yung partner niya, taga-Kamuning. Siya taga-barangay Sacred Heart, yun narinig ko eh. Yung family nung lalaki, doon sa Sacred Heart. Ganun ba? Pero sila, nung kasama niyang girlfriend, doon sila nakatira sa Kamuning. Malapit lang yan dito, yung Kamuning. Huwag naman tayo mag-discriminate sa mga taga-Kamuning. Naka-isolate na po. Basta mag-ingat lang tayo. Yes. Kung tayo ay magkikipag-usap, kung maaari lang, takpan natin ang ating mga bibig. Pati na ang ilong, ha?